Rolling in the deep. Hi guys, it's me, the big bro. We got no over. Let's get it out. Hi, I'm Sachi Jimenez and Aylon. So, ang naitulong sa akin ni Gilgel is yung ano, na-inspired ako sa kanya dahil nasa So, yeah, guys, let's go. Wait on. Okay. Rolling in the deep. Hi guys, it's me, the big bro. We got no over. What's up, guys? It's me, Erickson Gabay, also known as the big bro. Nagkakilala kami ni Jillian Pali sa QC, sa Pinu House ng Mavs. Noong time na 2021, na nakasama ko siya sa collaboration namin ni Sachi, ni Jimenez. Kumbaga, nagkakalala kami at nagkita kami doon yung time na yun. Nagkakalala kami ni Jillian Pali sa Pinu House sa QC year 2021. Yung time na yun, nag-collaboration kami ni Sachi ng about sa one-on-one namin ni Kim. Tapos doon kami na doon ko siya na meet. Medyo mahiyain pa siya noon as payat. Pero sobrang batak niya yung time niya, lagi siya nag-training. Nabalitaan ko kasi sa kanya, bago ko siya mamit, talagang lagi siyang nag-training at na, lagi nakakasabay ni Sachi sa training nila ni Orin Katauntan. Tapos, yung time na namit ko siya, talagang sobrang tahimik niya. Tapos, yung time na nandun siya sa Pinu House, niyaya ko siya maglaro ng one-on-one. Sobrang bayat, sobrang tahimik, wala akong masabi. Pero yung time na nandun na kami sa Antipolo, sobrang galing niya, guys. Wala akong masabi. Mabait, tapos humble. May times na makulit din siya pag talagang sobrang close niya ng tao. Natulungan ako ni Jillian Paris sa Maita. Natulungan ako sa part ni Jillian Paris na sa pag-training, na
namomotivate niya ako lalo. Tapos may times din na pag may mga gusto siya patulong sa akin, tinuturo nga siya. Bilang sa kuya niya, gusto ko rin ma-adapt niya or ma-apply niya sarili niya yung mga times na pinapalaman niya sa akin. Gusto ko magpasalamat sa Take the Shots Management and syempre kay Jindel Palis. And gusto ko lang sabihin sa kanya is tuloy-tuloy niya na yung journey niya, yung career niya. Pagbutihan niya pala. Yun na. Hi, I'm Sachi Jimenez and ayun, nagkakilala kami ni Jillian noong 2021 or 2020 noong nagja-jogging sila ni Oren. Hindi ko talaga na-expect na magkakakilala kami ni Jillian noon kasi sinabi lang sa akin, nagja-jogging ako eh. Sobrang quiet pa ni Jillian noon pero alam mo yun, parang nung nag-jogging kami, nagulat nga ako sa kanya kasi sobrang sipag niya. Tapos, ako talaga yung tumulong sa kanya makapunta sa MOPS noon. Sinama ko siya nung kasama ko tatay ko. Sabi ko pa nga, Sky Lawage Mob na parang inaanak siya ng tatay ko para na makapasok ko doon kasi nakakaya rin ko na doon. Tapos, nakita ko yung hard work ni Jillian talaga. As in, sobrang, kahit ako sa sarili ko, sabihin ko na inspired din ako sa kanya. Kasi, madalas, si Jillian din yung kasama ko sa Pinos. Siya yung, sila, Batang Step, si Jillian, si Gion, sila yung halos, una kong nakasama doon and natulungan ako ni Jillian sa pag-motivate niya sa akin bawat araw kasi ang hirap talaga nung time na yun sobrang layo ng dinajogging namin kasi hindi naman ako sanay na puro lalaki rin kasama ko kasi ang hirap na ensayo ng mga lalaki compared sa girls. And ayun, siguro nakita ko mag-grow si Jillian. Dati sobrang quiet pa niya tapos ngayon grabe sobrang laki ng pinagbago. And siguro natulungan ko din si Jillian sa part na yun na makuha niya rin din yung deserve niya na exposure. Kasi nakita ko kung paano siya nagsumikap sa ensayo lalo na nung mga time na wala naniniwala sa kanya. Ako lang yung nandun sa kanya. At nandun kami sa Neo lagi, lagi kami nag-ensayo tuwing umaga. At nung mga time na yun, dun ko nakita na grabe yung work ethic ni Jillian. Gusto ko magpasalamat din kay Jillian sa lahat ng tinulong niya sa akin kasi hindi lang sa ensayo, kundi sa mga lessons sa buhay. And ayun, shoutout din po sa Take the Shots Management and sa JP. Ayun po. Sana supportahan niyo pa rin po kami nila Jillian hanggang sa huli. So, ang naitulong sa akin ni Jillian is yung na-inspired ako sa kanya dahil nga sa nung simula nung pagtapos ng maglalaro namin, talagang mas nag-training pa ako, mas nag-pulsige pa ako para kapag nakita ulit kami, mas gaganda yung laban namin. So, thank you nga po pala sa Take the Shot Management and then syempre kay Jillian na rin. And ayun, sa Take the Shot Management nga, ipapasalamat po ako kasi nga nakita-kita po ulit kami ngayon nila Torrens, nila Battle Step. Ayan, so minsan lang kasi kami magkita at pihira pa kasi napakalayo na nila Jillian siya nila Battle Step. So, maraming salamat po sa Take the Shot na nakapagkita po kami ng mga kaibigan. So yeah, guys, let's go. Wait on. Okay. So yeah, guys. Una kong nagkalaro ng game sa Apex. Dumating yung time na nag-try yung
dumating sila ako sa bahay. Tapos naibitan ako sa moms. Doon sila nakita. Doon sila nakilala ng gusto. Magkakasama kami nag-training, si Gio, ako, si Sachi, si Jillian, yun. Tapos hanggang sa maging member na kami talaga ng moms. Yun ang tulong. Naitulong sa akin ni Jill is yung ano, yung paano niya ako yung minotivate siya, yung inspire. Na-inspire ako sa kanya. Sobrang galing niya maglaro. At galing yung laro niya, 15 years old. Tapos sobrang advanced. So, naitulong din sa akin ni Jill yung sila sa Chiyan, sila di. Kung sa tuwing di ako nangutuloy sa'yo, sa galing ako. Sasabihin nila yung mangyayari sa akin, gano'n. Nakitulong, and syempre yung naitulong ko din sa kanila is yung pag-supportan. Supportan sa akin lang, lalo naman lang kay Jin. Si Jin kasi ano eh, sobrang bait. Halos tumira na ako sa kanila, doon na akong lagi natutulog. Then alam nila Jin yan. And yun. Yun guys, gusto ko lang magpasalamat sa Tita siya. Siyempre, lalong-lalo na kay Jill sa nagsama-sama din kami. Nilangan din ito is yung ibang team, yung ibang bowler. Sila ni Sachi, nagsama-sama din kami. Yun, message ko kay Jill. Galingan mo palagi, Jill. Sabi ko sa'yo, mahal kita palagi. Kila kaibigan. Lagi ako nakasuporta sa'yo, dito ay bigyan mo sa'yo. Hi, ako si Tolitz, ang lakap inigilid sa 202. Nalaban namin sila kali Irvin at Batang Sen. Masasabi ko lang kay Gillian ay sobrang bait na tao at napakasipag. Sana mas lumalim ko siya lalo at more blessings ko ka. Rolling in the deep.